Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to once again render public service in the field of law or yung aming pagbahagi ng kaunting kaalaman sa larangan ng batas para sa sambayan ng Pilipino, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. The topic ay ano ba yung pagkaiba ng murder sa homicide? Ganito kasi yung nangyari. Ang mga biktima ay ang pamilya ng namatay ay nag-file ng kaso sa Office of the City Prosecutor. Ang ereklamo doon ay murder. And then nagpalabas naman ng resolution yung prosecutor, pero ang kasong isinampa sa hukuman ay hindi murder as charge but only for homicide. So pumunta yung isang miyembro ng pamilya, kinausap yung prosecutor, yung investigating prosecutor. At syempre masama ang loob, hindi ko lang alam kung galit, syempre masama ang loob. At tinanong yung fiscal, fiscal, bakit naman homicide ang sinampa ninyo? Ang reklamo namin ay murder, hindi naman homicide. Si fiscal siyempre hindi na nagpaliwanag kasi hindi naman niya kailangan ipaliwanag kasi ang explanation ay nakasaad naman, nakasulat sa kanilang resolusyon. Kaya ang sabi lang ng fiscal, bakit sir, ano ba ang pagkaiba ng homicide saka sa murder? Okay, doon yung issue. Well, kung may krimen na may namatay, ang crime talaga ay homicide. But yung kung ang killing or yung pagpatay accompanied by or merong tinatawag na qualifying circumstance, like for instance pag-traidor nagpagpatay or merong treachery na tinatawag or kaya pinagplanuhan ng mahabang panahon o may tinatawag na evident premeditation o kaya lason yung ginamit ng pagpatay or kaya ang pagpatay merong tinatawag ng abuse of superior strength and others, marami pang tinatawag na qualifying circumstance, doon pa lang masasabi na ang krimen ay murder. Pero kung wala yung mga qualifying circumstances na binanggit natin, mga example, ang krimen ay homicide lamang. Sana nakapaglingkod na naman ang aming club, the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.